magandang araw sa lahat. For today's video, nandito po ako sa may Duwexal, dito po sa may Gatero, Binan, Laguna. Mag-review po tayo ng Honda Wave 110. Mga guys, meron pa po dito Honda Wave, yung mga naghahanap dyan. Ito po. Ang kulay po nito ay violet po, pero magenta po siya. Magenta na kulay na black gloss po siya, mga guys. Pero pag hindi pa kailangan subscribe sa akin, visit the notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Tara mga guys, simulan natin itong review. So yun mga guys, simulan natin itong review. Ito po yung Honda Wave 110. Mga guys, ano ito ha? Ang model po nito ay 2022. Simulan po natin sa gulong. Ang gulong po nito, ang tatakbo ay MBB Star. Tapos ang size po ay 70x90. 17 po mga guys. Ayan, classic po. Naka-drum brake siya. Tapos ang kanyang front siya, glossy po na gray. Tapos puntaan naman natin yung likod na gulong. Mga guys, ang likod na gulong nito ay 80x90. 17 po mga guys. Ang ganda po. Ang mga guys, masasabi ko lang, itong MBB Star, ang ganda po ng mga gulong nito. Kasi ako po, user po ako ng Honda Wave. Yung gulong ko po, almost tumagal po ng 3 taon bago ko siya pinalitan kasi napakatibay po. Tapos mga guys, so, ganda o. Yung mga gustong-gustong mag-concept. Yan, naka-chain cover. Agad ito nag-glossy na black. Madaling-madaling. Madaling ito po yung formahan, mga guys. Tapos syempre, ito po yung kanyang taillight. Yan. Pag-type po yung kanyang taillight. Ito po yung kanyang signal light. Yan, mga guys. Maganda po. Kasi nakakabit na po siya sa may taillight. Hindi po kagaya ng Wave. Yung alam niyo, parang mga naka-usli. Yan. At least, iwas po sa tabi ko sa bali. Tapos ito po yung kanyang fender. Yan, ang ganda po ng kanyang fender. Tapos may decals po dito na Honda. Tapos mga guys, ito yung kanyang classic na magandang shock na kulay gray po. Yan. Tapos puntahan natin yung pipe. Ito mga guys, so, ang laki ng pipe niya. Tsaka kagandaan nito, ang laki rin po ng ano, na heat guard. Talagang cover na cover po yung pipe para iwas sa paso. Tapos ito po yung step nut niya para sa angkasa po. Ito po yung tataka niya. Matibay ito mga guys kasi may sarili siyang bracket. Tapos ito po yung kanyang swing arm. Ang ganda po, glossy na black. Mga guys, drum brake din ito ha. Drum brake din po yung likod niya. Tapos ito po yung kanyang engine. Glossy po na black. Astig. Tapos meron po siyang yung guard po dito para pagka di ba minsan nainit yung engine natin para hindi mapadikit yung paa natin o kaya yung sapatos natin mga guys. Tapos syempre yung classic niya na ano, kickstart na matte black po. Tapos ito yung kanyang brake pedal niya po, kulay chrome po siya. Tapos yung kanyang gear pedal ay kulay chrome din po mga guys. Tapos yung kanyang side stand ay glossy na black, pati yung kanyang center stand glossy po na black. Tapos ito po yung kanyang engine sa kabila. Yan, may naka ano po dito, engraved po na ano, Honda. Tapos syempre, ang ganda ng decals po nito mga guys. So, yan yung classic na magandang decals ng Honda Wave. Tapos yung kanyang grab bar, ha? Kahit hawakan nyo na matagal ito mga guys, maganda po kasi malambot siya. Hindi po siya kagaya ng ibang klase ng grab bar na matigas, saka yung masakit sa kamay. Tapos ito po yung upuan niya. Ang ganda po. Yan, classic po yung design. Tapos, tignan natin yung U-box. Yan mga guys, oh. So yung U-box niya, medyo maliit po ha. Pangasya lang po talaga dito. Yung documents, counting tools, tapos yung rehistro natin. Pwede rin po yung wallet o kaya cellphone. Kasya-kasya po mga guys. Tapos may sapitan siya rito ng helmet. Yan. Tapos yung ilalim po ng kanyang upuan, kulay black po na plastic. Tapos mga guys, pasensya na may magabok lang ng konti. Ito po yung kanyang gas tank. Yan. So ito po yung cover. Yun. Yan. Tapos mga guys, punta naman tayo sa kanyang manubela. Ayan. Ang manubela po ito, yun, lambot o. Sakto-sakto sa kamay. Tapos ito po yung mga function. May high and low, kusina, signal light, tapos push button po, yung electric start niya po. Ang kagandaan nito mga guys, may push button to, tapos may kick start, di ba? Tapos syempre, ito po yung kanyang gauge panel na analog po. Ayan. Nakita nyo, makikita nyo po dito yung kanyang fuel, yung kanyang signal light pagkabila, tapos kung anong gear na po kayo, tapos yung bilis nyo po kung naka-neutral kayo, ito rin po naka-indicate naman.
Tapos may ano po dito ng Honda. Tapos mga guys, so ito yung kanyang susuyan, no? Maganda na po susuyan ito, itong mga wave na bago po. Kasi po, meron na siyang shutter lock. Yeah, mga guys, so may shutter lock na po siya. Tapos, yung mga common lang po na, no? Pag ililock nyo po yung manubela, tapos pag i-start nyo na po yung motor. Yeah. Tapos mga guys, ito naman yung kanyang headlight. Ang headlight po ito mga guys ay halogen. Tapos ito po yung kanyang magkabilang signal light na Valtai. Tapos ito naman po ito. Nambot ng kanyang brake lever. Tapos ito po yung kanyang throttle. Tapos ang ganda dito mga guys, yung kombinasyon ng kulay. Ang ganda kasi ng kombinasyon niya. No? Magenta siya. Magenta siya na glossy black, tapos magenta na glossy po mga guys. So yung mga guys, ito na yung inaabangan ko, sasakyan ko na tong Honda Wave 110. Mga guys, 22 tone na model po ha, pero available pa rin po to dito sa may Duex ha, dito po sa may Platero. Kaya na akong naghahalap po kayo dito, pasyalan nyo na mga guys. Tara, sasakyan ko na tong motor. So yun mga guys, nakasakay na ako dito sa Honda Wave 110. Yan. Kita nyo naman mga guys, napaka-komportable. Yung mga naghahanap ng underbone dyan, eto, meron pa po silang nire-release na ganito. Kaya kung naghahanap po kayo, pasyal na po kayo dito sa may Duex Sam. Dito po sa may Platero. Tapos tignan nyo naman mga guys, oh. Talagang kita nyo kanina, abot na abot ko naman to. Talagang napaka-komportable. Napaka-lambot ng upuan. Yan. Sa inyong backride, yan, napakalambot po. Tapos yung backride nyo, pag kumapit po dito, napakalambot din po ng hawakan. Hindi po mananakit ang kamay. Yan ang kagandahan po sa mga grab bar ng Honda po. Malalambot po yung grab bar nila. Tapos syempre yung style po niya, yan, napaka vintage po, ang ganda po. Tapos yung nga po, itong mga function po ng manubela, madali lang po ano, intindihan. Saka yun nga po, talagang kahit beginner ka, maintindihan nyo siya. Tapos syempre, upright, magkano nagda-drive kayo. Tapos, yung mismong unit to, pag makikita nyo siya, talagang napaka-classic ng dating niya. Kaya yung mga mahihilig sa underbone niya, talagang ma-appreciate nila to. So yun mga guys, alam ko ito na inaabangan nyo, magkano ito ngayon itong Honda Wave 110. Tara, tignan natin yung price. Ang magiging presyo na lang po niya ay 57,500 po. Yan. Kaya kung naghahanap po kayo ng underbone, yung magandang underbone na kilalang gilala na wave, yan. Pasyal na po kayo dito sa may Duex Sam, dito po sa may Platero, Binyang Laguna po. Yan. Mga guys, ang available po dito, ito po, magenta na gloss na black. Dalawa po sila. Yan, dalawa sila. Tapos meron pa po yung Wave R. Yan. Mga guys, itong Wave R, ano ito, naka-disc brake po siya. Kaya iba po ang presyo nito mga guys. Yan. May available po dito ang dalawa. Yan, red and black. Tapos yung isa, all black po naman. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. Please hit the notification bell para updated kayo sa mga videos. Salamat nga po pala dito sa may Duex Sam at nare-review ko mga kapatid. More sales to come. At gaya na lagi sinasabi, ingat po palagi. Ride safe always. God bless po. Palagi share na rin po na mga videos. Bye-bye!